A reading from the second book of Chronicles. In those days, all the princes of Judah, the priests, and the people added to fidelity to infidelity, practicing all the abominations of the nations, and polluting the Lord's temple, which he had consecrated in Jerusalem. The word of the Lord.
Our reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, God, who is rich in mercy because of the great love He has for us, even when we were dead in our transgressions, brought us to life with Christ, by grace you have been saved. Raise us up with Him, and seated us with Him in the heavens. That in the ages to come, He must show the immeasurable riches of His grace and His kindness to us in Christ Jesus. For the grace you have been saved through faith, and it is not from you, it is the gift of God. It is not the works, so no one may boast, for we are His handiworks, created in Christ Jesus for good works, that God has prepared in advance that we should live in them. The word of the Lord. Thanks be to God. Please rise. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in Him may have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned. But whoever does not believe has already been condemned. Because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light. Because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come over the light, so that his works might not be exposed. But whoever leaves the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang Panginoon. Linggong ito, ang ika-apat na linggo ng apat na buong araw ng paghahanda natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Linggo ng Lectio, ang tawagin ko natin ay ang linggo ng pag-alaan, magdiwang at magsaya. Siguro sabihin natin
Ipagaling mo namin sa kata, huwag namin kalimutan ng iyong pamamaraan ng pagliligtas ng Diyos sa kaliwanag na ang kanyang biyaya na ipinagkakaloob mo sa akin upang magbigay ng kaligtasan. At hindi lamang para magbigay ng kaligtasan. Ito'y isang liwanag na tumakanlaw sa sandaligtas. Nanamis ng Diyos na hindi lamang natin pakinabangan ngunit ng mga susunod pangyayarasyon yung liwanag natin na nawa ay higit namin pakinabangan ang pamamaraan ng kanyang pagkilos narito yung suffering death and resurrection. Na ito yung daan na pinakailangan natin bahagin. Hindi ba yung pag-iwalay? Pinakailangan magkasama ito. Paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Tawagin ako natin ay package deal. Tawagin na mga millennials ay proseso. Without the other is a suspect and process and finish. Sa atin, kung tawagin po natin ay estilo ng pamumuhay, lifestyle, na nanas natin makumisa sa ating Panginoon Jesus Cristo. Ito ay nakikisa natin sa misteryo paskwal na Jesus. Paskal mystery. Kapag sinabi na ng pangirap at pangapit ng pagkakuha, misteryo paskwal yan. Kaya Bye.
Mawala tayo ng lakas na paglabanan ang hamon ng daigdig na ito. Wala na lalo na ang pakikibaan na rinapag sa kasalanan. Kasi ilulus sa ito ng resurrection, sa ito sa mga nalina, okay lang siguro maging masama. Okay lang siguro makasala. Kasi hindi pa lumaya. Yun ang magpapalakas sa atin. Sa gitna ng ating kahirapan sa pagkakabagay ito, nakalam natin natin na, nagkalimutan yung ating pagbibinti na umiwas sa kasalanan. Bakit? May muling pagkabuhay. May muling pagkabuhay. At ito yung patuloy na ginagawanin sa atin ang Poder, lalo na si Panginoon sa ating ikalawang pagbasa sa sulat sa Pablo sa mga Epeso. Anong sabi na po? May kapang for God's love the world. Sa lubhang pagmamahal ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang buktong na upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na wala ng hanggan. Yun ang kaya din po, ito rin yung ating maging pag-ibos namin sa pagtahan namin sa pag-araw-araw. Sa unang pagbasa na makita natin, yung kagalangan ng pangako ng Diyos na ipinayon pa ni Propeta Jeremias. Ano sabi niya? Kasi gawa na ang pagsuway ng mga Israelita bilang isang bayan ng Diyos. Hindi na mapiyan sa individual. O hindi na rin isang bansa na ano, makita po natin yung mula sa aklat ng Chronicles. Yung Chronicles po ay yung Chronicles of Events na itinuturo sa atin ng bayan ng Israel. Na ano yun, after Solomon, yung bayan ng Diyos ng Israel, namuhay sa pagkakasa. Kaya niya nakita na sa bawat Diyos na lumubog, nahati ang kahalilan ng Israel sa Southern at Northern Kingdom. Hindi lang nahati ang kahalilan ng Israel. Ano yung nangyari ba? Yung Northern Kingdom, sinabog ng Babylonians. Natapos sila ng Babylonians. At ano ang nangyari sa kanya? Hindi lang sila natalo ng Babylonians. Yung kanilang leader, dinala. Dinala sa Babylon. Exiles. Sino naging exiles? Sila ay naging mga priso, mga alibig sa ibang bayan. Pero sabi lang natin, no? Ay makikita natin ang pangako ng Diyos na hindi niya iiwanan ang kanyang bayan, ay pinapadala niya sa pagkakataon na ito. Sabi lang natin, no? Kung minsan pinapapanda niya, hindi directly sa iyo hinihilay kasi lumaya ka na ng mga Israelita. Hindi ko pinalaya sila ng mga Babylonians. Hindi rin dahil sa sila yung maklas laban sa Babylonians. Ngunit ulit, sinako ng mga Persians ang Babylonians. So nung pagkasama ng mga Persians sa Babylonians, sabi na rin, sabi ni King Cyrus during his first term, and first year of his term, sabi niya, yung mga taga-Jerusalem umuwi na, pwede na sila umuwi sa kanilang sariling bayan.
pwede na silang umuwi sa kanilang sariling bahay. So maliwanag na tayo sa level A, nakamitila yung kanilang kalayaan. Nakamitila yung kanilang tinahawag natin resurrection. Pwede yung bigyan natin ng Diyo na pagkakitila. Nakamita ko natin sa desisyon na ating pagkakitila sa pagkakitila nito, I believe in the
and hope for our brothers and sisters. These thoughts through Christ our Lord. Amen. Thank you.
You are the Lord, O Lord, the Father of hearts, and call me down for this peace we pray. By the sending God and the Spirit of Father and of the Holy Spirit, so that you can come for us, the Father and God of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed, he kept the breathing into his passion. He took bread, and giving thanks to God, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. Thank you.
Jesus Christ will say to our apostles, peace and be good, and peace and be good. Look not for our sins, but for the things of the church, and graciously grant our peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. Let's offer each other the sign. No.